kailangan natin isingin sila. Kasi sometimes, ang mga kapatid natin Muslim sa Mindanao, tulad ng sinabi ko po kanina, nagkawatak-watak ng Muslim natin because of the Lord Prime. So, we need Muslims as their bosses sa Senado. So, nakatutok po yung campaign natin ngayon. Yung sorting natin, nakatutok kami sa Mindanao. In fact, nagkaroon kami ng tinatawag na Mindanao Summit on Peace, Unity, and National Reconciliation last December 15. We invite leaders from regions 9, 10, 11, 12, 13, including the Autonomous Association of Muslim Mindanao. Doon po kami nakatutok ngayon. Now, almost 3 months, inikot namin, inikot ko yung Mindanao. More than 3 months na inikot ko. Makikita ko po, ang mga kapatid natin Muslims, nangangailangan talaga ng BOSES sa Mindanao. So, sa pag-ikot ko ng 3 months, we was officially endorsed by the group of Mindanao, which is so-called Moro National Liberation Path, headed by Don Miguel. And he was also endorsed by the Sultanate of Sulu in North Borneo. And also the Ulama Council, no? Meaning equivalent to the Bishop of the Philippines. He was also endorsed by the indigenous people in Mindanao. And he was also endorsed as the Muslim Consortium at the Mindanao. So, nakikita ko, nung natapos ko na yung Mindanao, kakatok ako ngayon dito sa Mindanao. Kapagkat nakikita ko kapatid, kahit ano pa yung gagawin namin sa Mindanao, kung walang suporta ang mga kapatid ko Christian dito sa Luzon, baka hindi natin makukuha yung tinatawag na BOSES sa darating na halaman.